ng vlogger at hiker na si 30. He's on top of the world. Nitong weekend lang kasi, muli niyang naakyat ang pinakamataas na bulkan sa Kabisayaan, ang Mount Canlaon sa Isla ng Negros. Sabi nila yung Hardin Sangbalo is 6 kilometers away from the crater. Doon lang kami sa Hardin Sangbalo. Parang naiiba talaga siya. Napakaganda. Sulit talaga yung experience. Sobrang magical sa feeling. Pero kung marating raw ang tuktok, lalong-lalo na sa crater o bunganga nito, ang view doon, breathtaking! Isa siya sa mga destination ng mga adventure seekers, kaya maraming pumupunta sa crater. Kaya nakita ng management ng Mount Canlaon Natural Park na dapat i-regulate yung trekking papunta sa crater. Ngunit isang araw lang matapos ang hike ni 30 sa Mount Canlaon, nagulat siya sa pumutok na balita. Ang Mount Canlaon kasi biglang sumabog! Oh, hello? Work fireworks? Dilipod. Nagkaroon tayo ng isang pagputok mula sa crater, bandang alas 6:51 ng gabi. Tumagal ng 6 na minuto. Parang medyo makapal yung usok. Pero yun na yung last day namin na pauwi na din kami. Siyempre, surprise ako. Parang pinauwi lang tayo tapos yun yung mangyayari sa vulkan. Parang I felt so lucky na yung buong grupo is nakauwi ng safe. Ang paligid ng vulkan, inulan na may kasamang kidlat. Hanggang nagbuga na ito ng makapal na usok na umabot sa 5 kilometro ang taas. Pagsabog, sinundan ng ashfall. Ito ay naglabas ng mataas na konsentrasyon ng sulfur dioxide. Kaya ang mga bayan ng La Carlota at La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental na nasa palibot ng bulkan, nabalot ng abo. Para na nakahilo. Kan uma, tapukan ug abo. Tapos ako ang tanong daot. Ang mga nakatira sa paanan ng bulkan, mas lalo raw hindi nakahinga ng maluwag nung ang pag-alboroto ng bulkan, sinundan pa ng pag-ulan matapos ang 2 araw. Ito ba uba? Ba't sabi ang inang ipanali? Ay, Sunod kasing umagos pababa ng bulkan ang lahar. Good! Suka! Wala ko suka, Lord! Dala! Dito mo! Dito mo! Dali, Rachel! Dali! Dali mo! Ang dating malinis na ilog, naging ilog ng lahar. At umapaw pa. Lord, in Jesus' name! Sa sityo Tamburong, sa barangay Biyak na Bato, nasakop ng bayan ng La Castellana. Lord, please, Lord, to bury, Lord, imo ni nga balay, Lord! Please, silang mama, Lord, to bury. Ang mga kalalakihang ito, pilit na isinalba ang motor na naipit sa mga inanod na kahoy. Damo ko nakita ng mga tao nga, gadagan na sila, tapos nag-hadlock na sila. Malakat na sila kay para mag-backweed. Ang 85 anyos na si Lola Pila, dahil paika-ika ng maglakad, kinarga na ng mga barangay tanod. Kalakaw, katilit naman kayo ang persada. Gunit-mit na lang nila, nga ako sinilas. Ang Department of Public Works and Highways sa La Castellana, magdamagang nilinis sa mga kalsadang nabalot ng abo. Simula po kami kanina nang mula last 3, makapal masyado yung mudflow. Manghawid lang. Ang pamilya ng magsasakang si Carlita nanlumo nung binalikan nila ang kanilang bahay malapit sa ilog ng barangay Biyak na Bato. Oh. Ah, di naman kaabot sa tuod pero hapit. Ang kanila kasing kusina, lubog sa lahar. Tapos gibutangan ako ng bato para nga makaano ko sa lapugan. Dili na ko, maabot na ako dinhi na makapagluto na. Ang kanilang banyo, ito na lang ang natira. Kadilya na lang na dileng, may na. Inaba na mong diri nga sa lamre, pagkaputol na nga lubong.
pero ipinagpapasalamat pa rin daw nilang wala ni isa sa kanilang pamilya ang nasaktan. Tuamang ko sa babaw. Nung ko daw muhawa na kuguro din nga lugar, magpulit lang ko sa bukid. Naglapit na lang kayo ang ano mo pag nagbaha. Pero sa kalagitnaan ng shoot ng aming team. O sa kalayo akan na diri sa inyo ang balay dito sa kanlaon. Wala ko kabalo. Sa kalayo. Biglang nagkagulo. Mabaha na po. Ang tubig kasi na may dalang lahar, muling rumagasa. Dahil dito, ang barangay council at ang highway patrol group agad nagsagawa ng monitoring sa ilog. Hindi naman natin masabi talaga na wag natin ikabahala, but prepare lang para sa ikabubuti din, ikaliligtas ng ating mga kasibarangay natin. Buti naman itong lahar eh, hindi naman madulas, pero dagdagan na rin natin ng konting pag-iingat. Hindi lang mga kabahayan ang napinsala sa pagputok ng Mount Kanlaon. Manilatanam sir, managyod, dawat kayo. Pati na ang mga taniman sa palibot ng paanan nito. Ang ilang lugar sa Kanlaon City na itinuturing pamanding vegetable basket of Negros, nabalot ng abo. Kaya ang magsasaka mula barangay Masulong na si Jesse, sumasakit ngayon ang ulo. Ang tanim niya kasing tripolyo na nakatakda na sana niyang anihin sa katapusan ng buwan, nasira. Hindi naman di mapuslan. Daot kayo. Grabe yung abo dito sa akuang umbra. Mahalong tano, mahalong taro ng tripolyo. Salaman, sir. Gracias. Adi, nagyudiday? Palit nun tama. Palit yung tato na ako. Untag sunod balay o ako ang mga fans kong mga estudyante kong mga bata ba. Nag-uol di kayo. Haguan mo o umbra na mamatay rin ay. The local government unit have AMIDS assessment. Sinisiguro na mabigyan sila ng mga assistance. Ang mga tourist spot malapit sa bulkan, pansamantala munang isinara sa publiko. Gaya ng Padudusan Falls na ganito na ang itsura ngayon. Kaya ang tindahan ni Leia na malapit sa waterfalls, wala ngayong kita. Wala nang turista. Mahirap po talaga ma'am kasi yun lang yung inasahan namin sa ngayon. Eh, hindi kami nakatulog ng maayos kasi para lagi ka nakikiramdam, baka puputok na naman ulit. Ang Mount Kanlaon, dito po nanggagaling ang tubig ng dalawang major rivers dito sa Central Negros. Ang area po na nakocover niya para sa suplayan ng tubig is 158,500 hectares. Isa sa malaking problema ngayon sa lugar, kawalan ng malinis na tubig. Hindi man kakasalot o may nagkuan, kadali lang man po, inuras man magtubod. Yung tubig namin sa ngayon is contaminated. Kami ang nagsusupply ng drinking water to this affected barangay. Ang Mount Kanlaon, ikatlo sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Sunod sa Mount Mayon ng Bicol at ng Taal Volcano sa Batangas. Una itong sumabog taong 1866. Sa paglipas ng mga taon, nakapagtala ito ng mahihinang pagsabog. May kumakalat din ngayong post online na ang pagputok daw ng Kanlaon parang may pattern. Tuwing atres daw kasi ng Hunyo, tila nag-aalboroto ang bulkan. Katulad nung June 3, 2003, June 3, 2006, at ngayon naman, June 3, 2024. May paliwanag dyan, ang FIVOX. Sa palagay po natin, coincidence lamang ito. Although, hindi lang po June, no? Ang huling pagputok ng vulkan, bago nitong June 3 na pagputok, ay noong December 2017. Pero isa na marahil sa pinakamalagim na pagputok ng Mount Kanlaon, nangyari August 10, 1996, kung saan nataon pa man ding nasa tuktok ng vulkan, ang tatlong mountaineers na doon na rin binawian ng buhay. I heard a very large explosion and it was rocks and ash plummeting down the mountain. In 1996, may 20 na katao na nag-safari papuntang crater at nung nandyan na sila sa crater, biglang pumutok. Kaya tatlo ang namatay, isang British at saka dalawang Pilipino na nakasama. Injured po ay 10 Belgians at saka 6 na Pilipinos at may isa pang British na kasama. After about 10 seconds, the rock started to catch up with me and I cowered with my rucksack on my back. My hands off my head, protecting me from the rock fall.
The rocks were crashing down for about a minute. It was very hot and it was, I couldn't breathe. It was suffocating me. That was very scary. Yung sky is very clear. In fact, nga, nung sumabog yung vulkan, nakita ko pa yung puting, yung parang sa pressure cooker na gumaganon. Isa sa mga namatay, ang dating presidente ng Negros Mountaineering Club Incorporated na si Neil. I was at my neighbor's house. Yung kapatid ni Neil pumunta sa akin. Naray, pumutok ang vulkan, ang kanlaon. Nandoon si Kuyaya. Hindi kinabahan na kami ni Tatay Yak. Ito ang the first night na dumating sila doon sa rainforest sa kanlaon. The actual, when the Mount Kanlaon erupted last August 10, 1996, siguro dito pa anak ko, dito pa, tinamaan na sila ng mga bato na bumabaga. So yan ang the worst na siguro ikinamatay niya. Na gusto mo nandun ka, ma-comfort mo siya, ma-feel mo ko, ma-ano ko, ano kanya pinifeel, malaman mo, ano gusto niya. Pero wala eh. Ito ang actual na bag na ginamit ni Neil noong huling akyat nila. Kada magsakay ako ng jeep, siyempre ma-anuhan mo yung kanlaon. Talaga, I hate na kanlaon. Sabi ko sa sarili ko, I hate you. Oh, kasi kung hindi sa iyo, hindi na matay ang anak ko, di ba? So, that's my feeling. We're okay. And you are always remembered until the end of our time. Love you. Samantala, dahil may pagbabadya pa rin ng muling pagsabog ng vulkan, nananatili ngayon sa mga evacuation area ang ilang residente. Kailangan po ang mga ating mga local government officials at ang mga pamayanan ay maghanda dahil sa hindi po natin alam kung anong pwede mangyari. Sa maraming panahon, sinasabi ng mga taga-Negros na ang Mount Kanlaon ang nagsilbi nilang proteksyon sa mga nakaraang bagyo. Sa mataba nitong lupa, umaasa ang mga magsasaka. Sumasabog ng hindi inaasahan.